Sisimula na ng Senado na tinggin ang mga panukala na naglalayong pababain ang edad po ng criminal liability. At kaunay niyan, makausap natin Senate President Tito Soto. Senator Soto, good morning! Good morning, Arnold. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano po yung mga sinasabing justification at kailangan nang maibaba pa yung criminal liability age, Senador? Eh, nakikita niyo naman yung mga nangyayari sa mga kapaligiran. Eh, itinaas na maging 17 years old and below yan. Mm-hmm. Noong 13th Congress, o 13th or 14th Congress yun, ano, mga 2004, between 2004-2007 yun eh. Apo. Eh, lumala eh. At ang nangyari, itong mga, lalo na yung mga sindikato ng droga at mga criminal syndicates din, ginagamit yung mga kabataan dahil ang nangyayari nga, eh, wala, ite-turn over lang sa AIDA sa DSWD o pawawalan. Uh-huh. Wala nang accountability. Alam na natin na kahit sa panahon niyan, 12 years old, 13 years old, di ba na ang takbo ng kaisipan dahil din sa advent of social media at lahat na. Mm-hmm. Eh, napakaraming example na pwedeng gamitin doon lang sa amin sa Kaintay, yung labandera ng Hipaggo eh. Oh. Yung anak na rape ng mga kaklase, high school, 13 years old. Ba? Ano? Yung dalawang nang rape, pumapasok na sa eskwela. Yung batang na rape, hindi na makapasok sa iya. Mm-hmm. Walang criminal liability. So, parang tawag na to ng society natin. Tawag na ito ng panahon. Hindi dapat ginawa nung araw yun eh. Mali eh. So, nung pagbalik namin sa Senado, nung 16th Congress, ibinaba namin yan eh. Dati kasi 17 below. Opo. Diba? Tapos ang ginawa natin dyan, 15 and below, kailangan papatunayan na walang discernment. Baliktad nga yung nangyayari kasi ngayon akala nila, papawalan muna o dadalhin sa DSWD kung mayroong discernment at sasabihin na mayroong criminal liability. Opo. Baliktad eh, itong bagong 10630, which ako naman ang principal author noon, itong nakabalik ako, dapat yan, i-prove na walang discernment nung gawin niya yung krimen bago siya pawalan. Uh-huh. Ngayon, magulo interpretasyon nila, ayaw pa rin nila. Iba yung dating nung intindi ng pati ng mga enforcers, no? So, nag-file ako ng Senate Bill 2026. Ito malinaw na. Ang nagagawin dito, baba na ng 12 years and below. Mm-hmm. Dapat ang tinatawag na walang criminal liability. Pero, itong sinasabi natin na bali 12 years and one day and above. Okay. Pero, hindi ko sinasabi na ikulong. Mm. Ang sinasabi ko, palakasin ang mga bahay pag-asa. Oo nga eh. Oh, aside from the 5 million na meron sila ngayon, dinawa akong 20 million at lahat ng probinsya at lahat ng highly organized city ay mandando na merong bahay pag-asa. Okay. So, huwag yung mga sinasabi nilang hindi pwedeng ikulong, hindi pwedeng isama sa ganyan. Sa criminal, dapat i-rehabilitate. Saan i-rehabilitate? Sa bahay nila? Kaya nga nagkaganon dahil sa bahay nila eh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi ba? Oh. Kaya lang ando nga yung bahay pag-asa, hindi natin ikukulong sa kulungan. Rehab? Jail. Oh. Oo. Hindi, doon sa mga bahay pag-asa ang pagdadalan sa kanila. Pero alisin mo sa kalsada. Di ba? At pero, hindi na pwedeng gamitin ng mga sindikato na kaya runner. Para palusutin yung batas. Oo, tagagawa ng krimen o kung ano pa man. Pero, Senator, sa versi nyo, 12 years old. Sa kamara, 9 years old. Tama. Yun ang proposal nila. As a matter of fact, yung chairman namin ng Committee on Justice, Senator Gordon, gusto rin 9 eh. Mm-hmm. Pero ini-insist ko yung 12. Mm-hmm. E de, malalaman natin sa mga hearing. Sabay camera na lang. Nilang 9. Mm. 9 kasi nung araw. Okay. Ay, nung araw, kahit sa Amerika at maraming lugar sa ibang bansa, sa mundo, 9 years old and below eh. Okay. Eh, sa akin naman, gusto kong timplahin ng konti, then gawin natin 12. Mm-hmm. Okay, samantalin ko na rin, yung proposed 2019 national budget natin, maipapasa ba agad, Senador? Itong araw na ito, aaprobahan namin yung mga amendments na sinampan itong nakaraang linggo. At dapat ipasa namin ang second and third reading itong hapon na ito. Mm-hmm. Ito, so, if that happens, ang mangyayari is dapat mag-umpisa na ang BICAM by tomorrow. Okay. Teka muna, nakausap na ba kayo ni Senator Manny Pacquiao?
Kagabi, nagkakatawagan kami. Medyo magulo nga dahil may press conference sa nung kasalukuyan siya tinitingnan ng doktor. Inabot ang telepono ng mga kasama ko. Congratulations siyempre at kami natutuwa at kahit may sipon kinaya kahit kalaban. Anong balita? May isang laban. Anong balita sa'yo? May isang laban pa siya, Senador? Gusto niya, payag siya. Kaso mukhang ayaw ng kabila Ah, si Floyd. Okay. Senador, salamat po. Good morning. Alright, sige. Arnold, thank you. Senate President Tito Soto.